What's up guys, it's me again, Rems. May share ako sa inyo ano, about sa makina ko. Ganda, maganda yung tunog. Maganda naman tumakbo. Pero nung nilolong drive ko na, meron kasi ako sinervisan sa silang. Tumataas yung temperature. History ng overheating yung makina ko. Hindi na kasi yan yung stock na makina ko eh. This time gagawin ko, magta-top overhaul. Buti na lang hindi nag-Sharon Cuneta. So ibig sabihin na hindi naghalo yung tubig at langis. Hindi ko rin alam kung may tama na yung head gasket. Gagawin natin. Pero sobrang dami ng kakalasin sa makina ko bago ko matanggal. Kasi tulad nga nasabi ko sa inyo, naka-modified na yung makina ko. Pakita ko ulit. Ayan guys, sobrang dami kong kakalasin ano, bago ko makalas yung head. So malalaman kung kailangan i-reface, pero sa tingin ko dapat na siyang i-reface yung head. No? Kasi wala, maganda talaga tumakbo, hindi naman ako naka-aircon, gabi na, malamig panahon, pero tumataas yung temperature. Sabi kong kakalasin dyan, ayan, makikita nyo, makikita ko sa inyo lahat. Ipakita ko pa sa inyo kapag in-start ko yung sasakyan na walang kaproblema-problema. Good cold start. So walang kaproblema-problema yung engine, pero pag nag-long drive na, doon na siya lumalabas. Guys, ang gagawin ko, pagpapalitin ko lang muna yung sasakyan kasi matitenga to ng ilang araw. Yan, pagpapalitin ko muna. Bago yun, umorder na ako ng parts. And hindi ako bumibili nung isang set na overhauling kit, hindi. Kasi nga, personal use to. So, pagdating dun sa loob ng makina, huwag na nating tipidin kasi pang personal use naman. Siyempre, gusto natin, matagalan na. Kaya huwag na nating tipidin. Kung maaari, urig na yung bilihin nyo. So, yun guys, makita nyo, wala ka problema. Diba? Maganda manakbo. Tumatakbo pa ako kakapon ng mga 160. Walang problema. Then, napansin ko mataas yung temperature. So, tinabi ko muna agad. Then, pinalamig ko muna ng konti then, bago ako umalis ulit at makapunta dun sa location na sinervisan. Usapang kotse muna tayo this time, ano? Hindi muna gym. Although, syempre, may time pa rin tayo para mag-gym, di ba? Kasi nga, hindi lang dapat yung makina yung pinapalakas, pati yung katawan natin palakasin din natin. So, panoorin nyo yung video na to at sana may matutunan kayo sa video na to. So yun guys, napagpalit ko na. Yan yung blue, yun yung red. Palamigin ko muna kasi bagong galing sa takbo kasi nga pinagpalit ko ng parking. So simulan natin sa maliliit na parts, ignition coil. Pero bago yun, kailangan ipapalit ko muna sa timing yung timing belt. So, nung tinatawag ng iba na top dead center, kailangan ibalik ko muna sa top dead center. So habang pinapalamig ko pa yung makina guys, tatanggalin ko muna yung mga ignition coils, kung ano muna yung mga maliliit na matatanggal na pwede kong tanggalin, yun muna yung uunahin ko habang pinapalamig ko tong makina. So start tayo guys. Remove na natin yung coils. Guys, kasi baka mamaya pagtanggal ko ng yung sa manifold kasama yung turbo, baka tumama sa radiator, baka mabuta. So, iniiwasan natin yun at kaya tatanggalin ko yung radiator. Yung battery hindi ko pa natatanggal, so tatanggalin ko rin yun. We'll be right back.
mas maluwag na tayo. Lalagyan ko pa rin ang karton doon kasi baka tamaan yung condenser pag binabak yung turbo. So ilalagay ako ng safety lang. Tanggalin yung power steering pump and doon tayo sa manifold and turbo. Ngayon na nababa na natin yung turbo at manifold. Tanggalin ko muna yung timing belt cover. Maluwag na siya, bag cover muna, then yung head naman. So, kung makikita nyo, no? Parang diesel. Ayun guys, kung makikita nyo, no? Yung head ko, no? Kasi surplus lang yan, no? Binili ko eh, so hindi ko alam yung storya talaga. Nakita ko naman siya dati ganyan na, pero sabi, good running naman daw, sabi ng seller, so sinalpa ko na, pero yan yung itsura niya. Meron kasing sequence yan yung bawat tornillo. So, ito yung sequence niya, guys. Galing lang naman to sa Google. No? Na search ko kung anong engine din. So, pag maghihigpit, ganyan. 1, 2, 3, 4. Then, makita yung may number. So, ang gagawin kong sequence niya is pabaliktad muna. Dahil sa pagluwag yung gagawin ko. So, start ako with 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At tanggalin ko muna yung strut bar, guys, no? Para mas maluwag. Dalawin ng tubig. May mga barado na siya. So, yan siguro yung nagkakos ng overheating. Update ko na lang kayo kung anong mangyari. Yan, mas maluwag na siya ngayon. Wala na rin yung turbo. Inalas ko na.